Laglag na sa ticket ng United Nationalist Alliance o UNA ang senatorial candidates na sina Cheese Escudero, Loren Legarda at Grace Poe na kasama rin sa Team Pinoy. Bagamat ikinalungkot ng tatlo ang desisyon, tanggap na raw nila ito. Ang UNA, pinag-iisipan pa raw kung may ipapalit sa mga nabakanting pwesto sa kanilang ticket. Live mula sa Olongapo City, my report, si Cara David. Cara? Yes, Jessica, formal na ngang nilaglag ng United Nationalist Alliance o UNA sa kanilang senatorial slate itong kanilang tatlong guest candidates, si Senator Cheese Escudero, Senator Loren Legarda at si Grace Poe. Sa palagay daw kasi ng UNA, tila nagdesisyon na raw itong tatlong kandidato na ito na panigan ang Team Pinoy kesa doon sa mga pagsama nila sa mga sorties ng UNA. Kung kaya naman nagdesisyon na nga ang UNA na huwag nang isama sa kanilang senatorial slate itong tatlong kandidatong ito. Mula sa kauna-unahang proclamation rally ng United Nationalist Alliance o UNA sa Cebu hanggang sa mga nagdaang sortie, ni isang beses hindi sumipot ang common candidates na sina Senador Cheese Escudero, Senadora Loren Legarda at Grace Poe. Dahil dito, nagdesisyon na raw ang UNA na tanggalin na ang tatlong guest candidates sa kanilang senatorial slate. Actually, supporters namin noong sa Cebu pa lang, sila na yung mga nagsasabi na dapat tanggalin na. Pero yung leadership has been trying to extend all possibilities para magkaroon ng solusyon ito. Ngunit, syempre, it has come to a point na we will have to decide. Kamakailan, binigyan ng UNA ng ultimatum ang tatlong kandidato na sumama sa kanilang campaign rally. Kung hindi, ay tuluyan na silang tatanggalin sa kanilang tiket. Bahagi rin ang tatlo ng Team Pinoy at pawang mga kinatawan lang nila ang pinadalo sa mga kampanya ng UNA. Ayon kay UNA campaign manager Toby Chanko, nasabihan na nila ang tatlo bago pa man inanunsyo ang desisyon. Bagamat naiintindihan daw ng tatlo ang desisyon, naging emosyonal daw si Grace Poe tungkol dito. Si JV Ejercito nalulungkot daw na nasa kabilang partido ang kanyang kinakapatid. Kilalang malapit ang kanilang mga amang sina dating Pangulong Joseph Estrada at Fernando Poe Jr. Alam naman natin ang history ni FPJ at ni Pangulong Erap ay they're more than brothers, no? So I still have to support my kinakapatid kahit sa maliit na bayan namin ng San Juan, kahit papano ay patuloy ako pa rin siya. Nasa UNA man o wala, susuportahan daw ni Erap ang anak ng kanyang matalik na kaibigan. Kung hindi dadali ng coalition ng UNA ang Grace po, ako sa personal capacity ko, I will support her. Pero para kay Nancy Binay, anak ni Vice President Jejomar Binay, tinalikuran daw ni Grace ang mga tumulong noon sa kandidatura ng kanyang ama. Hindi ba yung mga kasama din naman niya ngayon, isa sila sa mga nanira at nang, alam mo yung sila yung talagang all out against, kino-question nila yung capability ni FPJ. If you remember, noong 2004, magkakasama kami dun sa laban ni FPJ. Pero ngayong 2013, parang dun sila napunta kung sino yung mga kaaway namin noong 2004. Wala si Jack Enrile, ang anak ni UNA Chairman Emeritus Juan Ponce Enrile, sa kampanya kanina sa Zambales at Olongapo City. Bukod pa kay Binay at Ejercito, kasama sa kampanya sina Richard Gordon at Mitos Magsaysay na may mga kamag-anak na tumatakbo sa Zambales. Kasama rin sina Ernesto Maceda, Gringo Honasan, Mig Zubiri at Tingting Kuwangko. Dahil siyam na lang nasa UNA senatorial ticket, usap-usapan ngayon kung may ipapalit sa tatlong na bakanting slot. Ang ilan sa mga pangalang nabanggit na posibleng ipalit, sina Brother Eddie Villanueva ng Bagong Pilipinas, Teddy Casino ng Makabayan Coalition at Independent Candidate Edward Hagitor. Siguro hindi ako makaka-comment at this point kasi hindi ko alam in the first place kung totoo ba. No, baka naman yun ay salita-salita, kwento-kwento lang. Dahil yan ay internal affairs ng UNA, of course, ginagalang natin ang kanilang desisyon. At bahagi yan ng proseso siguro sa ating political process. Susubukan pa rin ng GMA News na makuha ang pahayag ni Hagedorn tungkol sa usapin.
Jessica, sa mga oras na ito ay ongoing pa rin yung campaign rally ng United Nationalist Alliance dito sa Olongapo City. Interesting din, Jessica, yung local race dito sa Olongapo dahil naglalaban dito sa Olongapo yung dalawang political dynasties, yung mga Magsaysay at yung mga Gordon na alam naman natin magkakampi ngayon sa parehong koalisyon. Ito nga si Representative Mitos Magsaysay at si dating Senador Richard Gordon. Bukas naman, Jessica, inaasahang tutulak patungo ng bataan itong United Nationalist Alliance. Balik sa iyo, Jessica. Nakakapagtaka talaga yan kasi mortal na magkaaway ang mga Gordon at mga Magsaysay, no, sa lahat ng mga nagdaang eleksyon, Kara. Jessica, pakiulit lang, medyo maingay lang dito eh. Nakakapagtaka yan dahil sa mga nagdaang eleksyon ay mortal na magkaaway ang mga Gordon at ang mga Magsaysay. Yes, that's true, Jessica, kasi ilang dekada na nga yung alitan sa politika nitong mga Magsaysay at mga Gordon. At ang interesting dito, yung dalawang anak ni Mitos Magsaysay are running against yung brother ni Senator Gordon at yung anak mismo ni Senator Gordon. Pero Jessica, kanina nakausap natin itong si Representative Magsaysay. Sabi niya, as far as she's concerned, wala daw silang alitan ngayon sa eleksyon sa pagitan ng mga Gordon at Magsaysay. Ang alam nga daw niya, ang mas nag-aalitan daw ngayon ay sa loob mismo ng pamilya Gordon kasi mismong yung pamangkin ni Senator Gordon ay kinakalaban naman yung sister-in-law ni Senator Gordon din, Jessica. Okay, Kara, last question, no? Medyo nakaka-intriga itong sinabi ni JV Ejercito at ni Pangulong Estrada mismo na susuportahan pa rin nila si Grace Poe, but that means meron silang hindi susuportahan dun sa kanilang ticket na 9 na nga lang natitira, di ba? Hindi kaya pwedeng basahin ganun yon? Well, ayun nga ang sabi ni JV Ejercito kanina. Sabi niya sana daw hindi sila pagbawalan ng una na suportahan daw in their personal capacity. At least kahit ikampanya man lang nila sa kanilang bayan sa San Juan, itong kanyang kinakapatid na si Grace Poe. Pero wala silang binanggit sa amin kung susuportahan din ba nila in their personal capacity yung iba pang guest candidate. Basta we're very sure that as far as JV Ejercito and dating Pangulong Estrada is concerned, ay susuportahan daw nila, at least ikakampanya nila, at least for San Juan, itong si Grace Poe. Maraming salamat, Cara David.